Halina Kristiyano at buong bigaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bilik. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, nang pumila si Jesus Nazareno para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon ng simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilarawan din dito ang pagkikasangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao para ibigay sa lahat sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kanyang pagtalima sa kaluuban ng Ama. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbabalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tinatawag na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ayon sa turo ni Jesus. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ko at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sariling ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal,
Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong, ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalaginawang kalugod-lugod sa iyo sa pangitan ni Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di kakilalay, sa'yo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel. Ang Diyos na nagpalat sa'yo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ay tatawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isip ay di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkaitbutil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos.
May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala mang munting pangamba. Sapagkat ang Puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ito ang kordero ng Diyos. Ang sala ng sansinukob, pinapawi niyang lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalagmantali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin nating Poong Hesus Nazareno. Ngayon ay araw na ating inaalaala ang isa sa mga mahalagang bahagi ng buhay. At ito ang buhay ng kapangalawang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya'y pinanganak sa mahal na Birhen Maria, salita ng katawang tao. Pero sa binyag, siya'y pinanganak muli
at naging bahagi na ng totoo at kabuuang kasaysayan ng tao. Kaya ito po ang dapat nating tingnan na ang ating paghahanap sa ating Panginoon dahil ang ating pong tema mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Kapitulo 12, verso 21, ibig naming makita si Jesus ay dapat nating itanong sa mga sandali ng ating buhay na ibig nating makita si Jesus dahil tayo'y nabinyagan sa kanyang pangalan. At ang pagbinyag na pinapahayag ng ating Panginoon ay binyag ngayon ni San Juan Bautista. Ang binyag ni San Juan Bautista, tinatawag na baptiso, ay binyag sa pagbabalik loob. Walang kasalanan ng ating Panginoon, bakit kailangan niyang tatanggap ng binyag ni Juan Bautista? Wala siyang bahid ng sala, bakit kaya kailangan niyang magbalik loob? Hindi po pagbalik loob. Ang kanya pong ginagawa, pakikiisa, pakikiramay upang buong buo ang kanyang pagkatawang tao. Sapagkat ang kanyang pagkatawang tao ay isang pagtupad sa mga pangako ng Diyos. At isa sa mga pangako ng Diyos ay magkaroon ng isang panibagong buhay na ngayon ay inyong napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 55, verso 1 hanggang 11, na kung saan ang mga tao noon sa kapahunan ni Propeta Isaias naghihirap dahil sila ay inilikas sa ibang bansa at sila ay sinakop ng mga makapangyarihan ng mga bansa at naghihirap sila. Pero sinasabi ng Panginoon na pwede kayong pupunta sa Kanya. Kakain na libre kasi pupunta, bibili ng alak, bibili ng pagkain, bibili ng gatas, walang bayad. Ang kinakailangan lang ay hanapin ang Panginoon. Kaya sinasabi niya na hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Yun ang mahalaga, hanapin natin ang Panginoon habang makikita natin siya, habang gusto nating hanapin ang Panginoon. Sapagkat dito sa ating mundo, iba pong ating hinahanap. Ang hinahanap natin, pera. Ang hinahanap natin ay kapangyarihan. Hinahanap natin ay katanyagan. Hinahanap natin ang mga material na bagay na walang kwenta at hindi po yan ang esensyal sa buhay. Yun pa ang ating pinalagahan. Yun pa ang ating pinibigyan ng priority sa buhay. Kaya, nagpaalala ang Panginoon sa ating unang pagbasa, hanapin ang Panginoon. Kailangan po nating hanapin ang Panginoon sapagkat sinasabi sa ating salmo na mula rin sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 12, na ang Diyos ay dapat nating hanapin sapagkat siya ang nagliligtas. Na kailangan po tayong magpuri sa Kanya at ipahayag sa buong daigdig at umawit ng galak sapagkat malugod tayong sasalo ng tubig at batis ng kaligtasan. Ulitin ko po, mahalaga po ito. Sasalok ng tubig at batis ng kaligtasan. Itong pagtubig at batis ng kaligtasan, ito yung tubig ng binyag na tinatanggap noon ng mga tao sa binyag ng tubig sa pagbabago lang kay San Juan Bautista. Pero ang binyag na binibigay ng ating Panginoong Hesus ay binyag na tunay na batis ng kaligtasan sapagkat hindi lang siya nagbibinyag ng tubig, siya'y nagbibinyag rin sa Espiritu Santo. Kaya nga, sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo, ang ating Ebanghelyo po ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, verso 7 hanggang 11, na kung saan sinasabi ni Juan Bautista, may darating na kasunod ko, isang makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magtanggal man ng tali ng kanyang panyapak. Bakit po? Ito ang reason. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ibig sabihin binyag na ordinaryo na
paglilinis sa kaluluwa, paglilinis sa kasalanan. Pero ang ibibigay ng Panginoon, ngunit bibinyagan kayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kapag katingnan po natin, Ruach Yahweh sa lumang tipan. Ruach, ibig sabihin, Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos na si Yahweh, ay siya yung unang nagliligtas. Kaya yung unang aklat natin, aklat ng Genesis, naroon na ang Espiritu habang nililikha ang lahat. Dahil ang Espiritu Santo ay siyang maglikha. Pangalawa, ang Espiritu Santo siya yung nagpapabanal. Lahat po ng mga kailangang pabanalin ay dadaan sa Espiritu Santo. Kaya kung mayroong hinirang noon ng mga propita o dili kaya maging saserdote sa templo, sila ay bigyan ng langis at sa tulong ng Espiritu ng Diyos, sila'y mapabanal. Ngayon sa panahon natin, dito sa atin sa Bagong Testamento at ngayon sa panahon ng ating simbahan, binibigyan rin tayo ng Espiritu Santo na siya rin nagpapabanal. Kaya, binibigyan na tayo sa simbolo ng tubig na naglinis sa atin, nakaalaala sa mga panahon na tayo ligtas ng Diyos, pero binibigyan rin tayo ng Espiritu na siyang nagpapabanal sa atin. Sapagkat siya ang patnubay, siya ang paraklitos, siya ang apoy na siyang mag-udyok sa ating mga puso upang tayo'y mapalapit sa Panginoon, upang tayo'y maugnay ng malaliman sa Panginoon. Kaya ang ating pong puso upang ito'y magkaroon ng ugnayan sa malalim sa panalangin, kinakailangan na ating ipanalangin ang Espiritu Santo ay sumasa atin upang hindi lang tayo pabanalin, buksan ang ating kaluluwa, ang ating puso, ang kaibuturan ng ating sarili upang ang Panginoon ay magnanahan sa atin. Salamat sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Pero mayroong dapat nating tingnan sa ating Ebanghelyo ngayon. Ito po'y napakahalaga. Versikulo 11, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos. May isang tinig nung natapos ng nabinyag ng ating Panginoon sa ilog Jordan ni San Juan Bautista, ating patron. Ang tinig ay nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak. Nang ibig sabihin dito, tayo na nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi lang na tayo nakatanggap sa binyag ng tubig, nakatanggap tayo ng Espiritu Santo, at tayo'y magiging minamahal na anak. Mahalaga po ito. Sa pagkasulat po sa Koinoko na Grigo, itong versikulo 11, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Marcos, ay ganito po ang pagkasabi, Eisiho, poyos mo, ko agapitos. Hoyos mo, Agapitos, anak, Agapitos, minamahal. Kaya sa Latin, tu is filius mios delectos. Ang delectos po, malalim na salita sa pagmamahal. Kasi ang amor ay ordinaryo na pagmamahal. Delectos. Ibig sabihin, tayo ay parang minamahal ng ating Panginoong Diyos. Na parang kaisa-isa rin tayong anak niya kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya, delectos. Kaya kapag tingnan po natin dito, yung sinasabi na sa Salmo 2, Kapitulo 2, Sulciti, na sinasabi, ikaw ay aking anak, ay natupad ngayon hindi lang anak, minamahal na anak. Hoyos agapitos. Filios delectos ng Diyos. Kaya napakalaga po ang binyag. Kaya ako noong nabinyagan ako noong September 27, kasi 7 buwan ako mula nung pinanganak, binyagan ako after that, September 27. Tuwing September 27,
inaalaala ko rin ang pangalawang kapanganakan ko. Dahil pinanganak tayo sa ating nanay dito sa mundo. Mahalaga po yan. Pero maganda rin nung ipinanganak tayo sa simbahan, maging anak tayo ng Diyos sa binyag. O kayo ba? Sino na, pakitaas ng kamay, sino nakaalala ng inyong binyag? Naku, wala. Hindi ba ninyo, natin pinalagahan yung ating panahon ng binyag? Kapanganakan natin yan sa simbahan, sa ating Panginoong Diyos. Siguro, iba ang kultura dito sa Maynila, pero sa amin kasi doon, kapag binyagan ka, mahalaga yung binyag, pinanganak kayo ng pangalawang kapanganakan, kaya mahalaga alalahanin din yung panahon ng binyag. Siguro tingnan nyo sa mga baptismal certificate nyo pag uwi sa bahay. At magsimula kayong pag-alaala, hindi lang birthday, dapat din baptismal day. Mahalaga po yon. Dahil tayo naging bahagi na ng sambayanan ng Diyos. Nagiging anak na tayo ng Diyos. Kaya dito po natin tingnan, napakahalaga ang ating kapistahan sa pag-alaala natin. Ang ating Panginoong Hesus, pumila siya, kasama siya sa mga tao, sa bayan na nagkasala, na kailangang magpabinyag kay Juan Bautista upang magbalik loob. Ang ating Panginoon, di niya kailangan sapagkat wala naman siyang sala. Pero siya ay kamatlalakbay natin sa buhay natin bilang tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya siya ay nagpabinyag. Kung gano'n ang ginawa ng Panginoon, pinalagahan niya ang binyag. Ano pa kaya ang binyag na binigay niya sa atin? Pahalagahan rin natin. Kailangan na nating tingnan, una sa lahat, hindi lang alalahanin, isa buhay natin ang minsahe, ang kahulugan ng binyag sa buhay natin. Kaya nga kung minsan, nag-iba ng ugali natin dahil nakalimutan natin ang ating binyag. Na kung tayo binyagan sa pangalan ni Kristo, hindi lang tayo kaparihas ng ating mga magulang. Dapat kawangis din tayo sa ating Panginoon na kung saan napinyagan tayo sa kanyang pangalan. Kahit nagiging Kristiyano tayo, napinyagan sa pangalan ni Kristo. Mga kapatid ko, ngayong kapistahan ng kapanganakan, ng pangalawang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, nang siya'y napinyagan upang maging bahagi sa kasaysayan ng tao, tingnan rin natin na pasan ng Panginoon ang lahat ng kabigatan na dala ng tao. Hindi lang kabigatan na simbolo ng cross, bagkus lahat ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Kaya bago pa man, siya nagtuturo sa atin, 30 anyos muna ang kanyang pakisalamuha sa buhay ng tao at gumagawa bilang isang karpentero kasama si San Jose upang tayo ay mabigyan niya ng halimbawa na tularan natin ang pakisalamuha ng ating Panginoon. Sapagkat ang buhay natin, gaano man ito kahirap, anumang mapinagdaanan natin sa buhay, ito'y may saysay. Gaano man kalaki ang ating mga sorrow at problema, hindi po yan na basta't walang bahala lang. Yan ay mga pagdaanan ng buhay na dapat nating tingnan, na dapat nating tanggapin, na dapat nating pasanin, na dapat nating damhin upang tayo makiisa sa ating pagkatao. Pero alalahanin din natin, pinasana ng Panginoong Hesus ang lahat. Kaya magaan na ang ating dalahin sa buhay. Magaan na ang ating dalahin upang tayo'y makaakyat sa kalangitan na kung saan yun ang tunay na tahanan natin. Mga kapatid ko, palagahan natin ang binyag ng ating Panginoon sa pagpapahalaga din sa binyag natin at ano ang sinisimbolo nito at isabuhay natin ang diwa ng ating binyag upang tayo'y maging katulad ng ating Panginoon. Namuhay siya kasama ang mahal na Birhen Maria
ni San Jose at lahat ng kanyang mga kababayan at kanyang itinuturo at ipinapahayag, nariyan ang Diyos na Diyos ng pag-ibig. Kaya kailangan tayong umibig sa Diyos higit sa lahat at magmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng kanyang binyag. Iniligtas tayo ng kanyang hindi madali na pagligtas sa cross upang ating isabuhay ang tunay na kahulugan ng bawat binyag natin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa pamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutunan nawa ang mga may kalungkulan, sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamagitan ng aming binyag sa tubig at espiritu. Ding namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa sabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesihas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Benen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin sang sanggol ni Maria. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan ang pakipisan ng iyong salita sa sangkatauhan. Ay amin ngayong sinampatalenan dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang misiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itatampok. Kaya kaisa ng anghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbuhuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Yet iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang silimuling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawani repatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na margaling na utos at turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for
the glory of our King, Jesus Emmanuel, is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God. The angel sings beneath the skies. Proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating po na January 8, ngayon po ito, at January 9 ay ang mga sumusunod. January 8, 2024, Lunes po mag-uumpisa ang mga Piesta Masses, at ito po ay sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing lima ng gabi. Sa Enero 9, bukas po ito, 2024, araw po ng Martes, sa ganap po na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. Ang Misa Mayor po ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Makisa po tayo sa mga gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayo magtungo sa Finance Office
Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes naman po at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at magsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kayo na rin sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami na-ugnay sa iba't ibang social media platform at ako posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon at lahat ng narito. At ating purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon, siya ay bininyagan upang ating mapahalagahan ang ating binyag at mamuhay tayo sa diwa ng binyag natin. Ipagdasal po natin na ang ating Nazareno 2024 ay magiging maayos, ligtas, makabuluhan, at magkaroon po ng kabanalan upang tayong lahat na nakikisama sa kapistahan ng ating Padre Jesus Nazareno 2024 ay magkaroon ng biyaya na ating hinihiling sa Kanya. Prakpakan po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, niagmosan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo, makamta na Manila, ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa mitan ng benisyon ito na mamahala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.